Magandang gabi sa inyong lahat at dito ulit tayo sa ating ika-apat na pagtatalakay sa pitong isa sa pitong iglesia na uli ang ating tatalakayin ngayong gabi. Pero bago tayo dadako sa ating talakayan at pag-aaral, imbitahan ko kayo na yuyupo sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, Ama naming banal, na ang tahanan ay nasa mga langit. Sa gabing ito, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat, nagagalak na muli naming matatalakay ang karugtong na kasaysayan ng Iglesia sa ika-apat na yugto ng Iglesia, aming pag-aralan ngayong gabi. Aming pinapanalangin ang lahat naming tagapanood, manunood sa internet. Aming pinapanalangin sila na inyo silang iingatan, samahan sa kanilang pag-aaral. Kasama namin upang kanilang matutunghayan muli ang katotohanan patungkol sa ika-apat na iglesia, ang Tiyatira. Amin ding hinihiling, Panginoon, ang inyong pangasiwaan, ang aming gagawin na pagre-record ngayong gabi, na may magiging bahagi ito sa kasaysayan sa mga magiging anak ninyo na sila po'y nahihikayat dahil sa katotohanan na kanilang natutunan. Umaasa kami na inyong pagpapalain kaming lahat at lahat naming tagapanood at aming hinihiling na kayo ang mga ngasiwa sa kanilang buhay, sa aming buhay sa gabing ito. Salamat Ama sa pagdinig niyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi at dito tayo sa ating bagong talakayan. Binabati namin kayo ng magandang gabi sa lahat naming tagapanood, saan man dako sa buong mundo na makarating ang aming pabalita. At kami natutuwa na muli tayong magkakasama at tatalakayin natin ang bagong paksa ngayong gabi. Ang title ng ating topic ngayon ay ang Tiyatira na Iglesia, isa sa pitong iglesia ating tatalakayin. Dito na tayo sa ika-apat. Kung ating pag-aralan, ang pitong iglesia nasa kalagitnaan siya. At inyong matutunghayan, bakit ang Tiyatira nasa kalagitnaan? Na ating ang kahulugan sa salitang, ang meaning sa salitang Tiyatira ay sweet savor of labor. Bakit ganito ang kahulugan ng salitang Tiyatira? Sapagkat ang mga tao sa lugar na ito, sila po ay mga mahihirap at hindi mayaman. Kaya tinatawag ito na sweet savor of labor sapagkat ang mga iglesia na ating pinag-aralan nung nakaraan, sila po'y mga mayayaman. Katulad ng Epeso, Smyrna at saka Pergamos. Kung ating titingnan ang kanilang lokasyon, no, ito yung kanilang lokasyon, ang Epeso, Smyrna, Pergamos, sila po'y nasa tagiliran ng Gian Sea at mayroon pong mga ports, mga teatro, ang mga lugar na yan. Pero ang Tiyatira, ito po'y isang lugar na kung saan mahirap ang kanilang kalagayan ng pamumuhay at karamihan sa mga tao dito ay walang mga salapi na sapat sa kanilang pangangailangan. Kaya nga ang karamihan dito ay mahirap ang kanilang trabaho at kung sila'y matapos sa kanilang trabaho, sapat lang sa kanilang pangangailangang pagkain. Kaya nga ang kahulugan sa salitang Tiyatira ay sweet savor of labor. Kaya binabalyo nila ang kanilang mga gawa sapagkat nangangahulugan ito ng mahirap nilang gawain. Kung ating titingnan ang lokasyon o ito yung natitira na mga sa lugar na ito, kung ating titingnan, ikukumpara sa ibang iglesia na ating pinag-aralan, ang lugar nila ay wala pong mga malalaking building na naiwan na pwedeng titingnan. At ang ating mga archaeologists, ito yung mga nag-aaral, naghinuhukay nila ang lugar ng Tiyatira, nahirapan sila magkuha ng impormasyon, no? Kasi mahirap, hindi kunti lang ang mga bagay na nakukuha nila dito, hindi katulad sa mga ibang iglesia sapagkat ang mga mayaman na iglesia ay marami silang nahuhukay sa lugar kung saan sila naghuhukay. Pero sa lugar na ito ay nahihirapan sila sapagkat ang lugar kung saan sila naghuhukay ay isang lugar na napakaliit na siyudad at na mahirap nilang nasusumpungan ang mga ari-arian sa sinaunang mga tao sa Tiyatira. Kung ang ating pag-aralan din ang tala sa sulat ni Apostol Pablo, ito yung
mayroong record dito sa lugar ng Tiatira, no, sa Gawa 16 verse 14, ito yung nakasulat. Now a certain woman named Lydia heard us. She was a seller of purple from the city of Tiatira. No, mapapansin ninyo, sa mga ministeryo ni Apostol Pablo, binabanggit niya na mayroong nakaabot siya sa lugar na ito, sa Asia Minor, sa Tiatira, at nasumpungan niya ang isang babae na nagangalang Lydia. At si Lydia, siya po'y nagbibinta ng mga kasuotan na ang kulay ay purple, no? Isang kulay ubi na nakatira siya sa siyudad ng Tiatira. Now, kung ating titingnan, ang lugar na ito, ang Tiatira, mayroong mga industry, ilang mga industry na popular dito sa lugar ng Tiatira. May mga ibang manunulat na sinasabi nila na sa lugar na ito, dito nagginagawa ang mga instrument na bakal. No? Dito daw ginagawa, dito nagmula ang mga ginagamit na instrument na bakal. At mayroon ding mga gawa na yari sa putik na lutuan na nanggagaling din dito. At ang pinakas sikat na mga industry na nagmula sa Tiatira, yung pagkukulay ng mga damit. No, dito nila kinukulayan ang mga damit. Kaya nga, sikat sa kanilang lugar ang mga magagandang kulay, katulad ng kulay purple at mga scarlet color sa lugar ng Tiatira. Ating pag-aralan yan sapagkat may kinalaman yan, paano natin unawain ang pangalang Jezebel sapagkat ma-identify natin siya sa pamamagitan ng kanyang kasuotan. Mamaya ipapaliwanag ko yan. No, ating natutunan ito, si Lydia na nasumpungan ni Apostol Pablo na nagbibinta ng mga damit kulay upi na nagmula sa Tiatira. The Lord opened her heart to hear the things spoken by Paul. No? Nang dumating si Apostol Pablo doon, binuksan ni ng Panginoon ang puso ni Lydia at nakikinig sa lahat ng sinasabi ni Apostol Pablo. Dito tayo sa greetings na binabanggit ng ating Panginoon ng Panginoong Hesus. Sabi niya dito, identification, sabi niya, "This things is the Son of God who has eyes like the flame of fire and his feet like brass." No, napapansin ninyo, sa buong pitong iglesia, ito lang ang iglesia na ginagamit ni Jesus Christ ang kanyang titulo na Son of God. "This things is the Son of God who has eyes like flame of fire and his feet like brass." Isang bisis lang, mahalaga din ito na inyo ating unawain, ating maintindihan yung paggamit niya sa kanyang pangalan. Mamaya aking babanggitin ito sapagkat ginais ipahiwatig ng Panginoon na siya mayroong sulat, ina-address niya sa Iglesia ng Tiatira na siya mismo nagpakilala na siya ang Son of God, na at ang kanyang mga mata like a flame of fire, it signifies na ang apoy na nagliliyab, ito po'y nagsisimbolo sa gawain ni Jesus Christ sa santuario na kanyang nakikita ang nilalaman ng ating puso at isipan, kaya nga nagsimbolo ng ang kanyang mga mata like a flame of fire kasi tinitingnan niya ang mga bawat puso na naglilingkod sa bawat yugto ng iglesia at his feet like fine brass. No? Ito po'y nagsimbolo ng kanyang ministeryo sa Heavenly Sanctuary na siya po'y naglalakad sa kalagitnaan ng santuario. Ito po'y kanyang ministeryo na iniingatan niya ang bawat iglesia na nagtatapat sa kanya. Ngayon ating titingnan ang kondisyon ng iglesia ng Tiatira. Kung ating titingnan ang kondisyon sa iglesyang ito, ito po ang nakasulat. Sabi ni Jesus Christ sa verse 19, "I know your works, your love, service, faith, and patience. And as for your work," no, sabi niya, "as for your work, the last are more than the first." Kung ating papansinin ang talata sa verse 19, ay dalawang bisis niyang binabanggit ang salitang work.
Binabanggit niya, sabi niya, I know your works, love and service, faith and patience. And as for your work, the last are more than the first. No, ang gawain sa iglesyang ito, mas magiging mabuti ang ginagawa ng iglesia sa huli kaysa una. No, ating titingnan din dito, at kung ating papansinin muli, kung ating pag-aralan ang iglesyang ito, ito po ang mahabang bersikulo sa nakasulat sa lahat ng pitong iglesia. Kasi nag-start siya sa 17 at natatapos siya sa verse 29. At mayroong mga iglesia na iilang bersikulo lang ang nilalaman sa bawat iglesia. Pero ang iglesyang ito, ito din ang pinakamahaba na mga bersikulo sa loob ng pitong iglesia. Nung ating papansinin din yan, mamaya mapapansinin nyo kung bakit pinakamahaba, no? At ang inyong mapapansin sapagkat may kinalaman yan sa mga taon, no? Yung church age, makikita natin mamaya, siya din ang pinakamahaba ng panahon na binibigay sa Panginoon sa iglesyang ito. Sabi ni Jesus Christ, nalalaman ko ang iyong mga gawa, ang iyong pag-ibig at iyong paglilingkod. Kung ating titingnan, kung tayo naglilingkod sa Panginoon, magkatuwang yan. Nalalaman ko ang iyong pag-ibig at ang iyong paglilingkod. No? At itong dalawang salita, yung love at saka service, ay magkasama ito, hindi pwede itong ipaghiwalay. Sabi ni Jesus Christ, nalalaman ko ang iyong mga gawa at nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pag-ibig at ang iyong paglilingkod, no? Kung ating pag-aralan itong pag-ibig niya at ang kanyang paglilingkod, it is normal for a Christian that has love to God na kaakibat sa kanyang pagmamahal, siya po ay naglilingkod. Paano ko sasabihin, no? Imposible sa isang tao na magmamahal sa Diyos na hindi po siya naglilingkod, no? Nung ako po ay nangligaw sa aking misis, nung minahal ko nang niligawan ko pa siya nung siya ay dalaga, hindi ko na marami akong sa habang ako pupunta sa kanilang bahay, mayroon akong dala-dala. Bakit? Kasi kasama diyan ang paglilingkod, no? Kapag mayroon tayong minamahal, ay hindi kaakibat niyan mayroong paglilingkod. At ang paglilingkod ay hindi mahirap sapagkat ganyan ang katuwang sa tunay na pagmamahal. Kung mayroong tunay na pagmamahal, maranasan din ang tunay na paglilingkod. At ito ang karanasan sa Iglesia ng Tiatira. Nang kanilang minamahal ang kanilang Diyos, na kanilang pinaglingkuran, makikita sa kanilang mga gawa ang kanilang paglilingkod. So, kung gusto mong malalaman kung gaano kalaki ang pagmamahal ng isang tao, malalaman yon sa kanilang service. Na kung ating titingnan din ang pananampalataya at ang pasensya, magkakatuwang din yan. Oh, patunayan natin ang isang matibay na pananampalataya kung ano sa pamamagitan ng kanyang patience. No? Kasi magkatuwang din yan. Ganito ang karanasan. Nang sila'y mayroong pananampalataya, sila po'y nagtitiis in hard labor. No? Mahirap na mga gawain, pero nagtiyaga sila. Pero bagamat sila'y nananampalataya, nagtiyaga sa gawain, sa kanilang paggawa sa Panginoon, pero sa huling bahagi ng kanilang mga gawa, napatunayan ng Diyos na lalo pang mas mabuti kaysa una. No? Ito yung karanasan sa iglesia ng Tiatira. Ngayon ating titingnan, ano ba ang problema ng iglesyang ito sa iglesia ng Tiatira? Kasi sa pitong iglesia ng Panginoon, malalaman natin ang kahalos karamihan, mayroong mga problema. Dalawang iglesia lang ang walang problema sa kasaysayan sa pitong iglesia, ang ikalawa at ang ikaanim. No? Ang Smyrna at ang Philadelphia. Pero dito, makikita natin, ating babasahin ang problema ng iglesyang ito. Ito po sa verse 20. Kung ating babasahin ang verse 20, Nevertheless, I have a few things against you because you allow the woman Jezebel, who call herself a prophetess, to teach and seduce my servant to commit sexual immorality and eating sacrifice to idols. No, mapapansin nito, ito yung
problema sa iglesyang ito sapagkat sabi niya dito, nevertheless, I have few things against you. Mayroong ilang mga bagay ang ano? Sabi ng Panginoon, mayroon akong iilang mga bagay ang laban sa iyo. Ano bang bagay na laban sa Diyos sa iglesyang ito? Because you allow the woman Jezebel who call herself a prophetess to teach and seduce my servant. And ito yung kasunod, to commit sexual immorality and eating sacrifice to idols. Ito yung kakaunting bagay no, na mayroon sa iglesyang ito sapagkat pinahintulutan niya si Jezebel, no, ang babaeng si Jezebel na tumatawag sa kanyang sarili na propetisa at sinisidyos niya ang mga alagad ng Panginoon na mag-commit ng sexual immorality at kumakain sila ng mga sakripisyo sa mga idolo. Ngayon ating titingnan ito, mamaya ay papaliwanag ko ito patungkol sa sexual immorality, yung sexual idolatry o adultery sapagkat mahalaga ito na inyong maintindihan. Paano ba ito nagagawa ng mga Christian? No? Mayroong mga iilan na papansin dito sa iglesyang ito, mayroong mga bagay sapagkat kung ating pag-aralan dito, ang babaeng si Jezebel, hindi na ito dapat makasulat sa New Testament. No? Mapapansin ninyo, kailan ba ang kasaysayan ni Jezebel? Sa 1 King. No? Kung ating pag-aralan ang 1 King 16 to 18 to hanggang 20, ating mababasa ang kasaysayan ni Jezebel. Pero bakit sa kasaysayan ng Tiatira ay nakasulat ang pangalan ni Jezebel? Kung ating sa New Testament, habang pinasulat ito ng Panginoon, 500 years nang patay si Jezebel nang sinusulat itong Revelation. Pero bakit binabanggit ng ating Panginoong Hesus ang babaeng si Jezebel? Kung ating unawain ito, hindi ito literal na Jezebel. Mamaya ating pag-aralan itong spiritual Jezebel, no? Hindi ito literal na Jezebel sapagkat 500 years ago, patay na si Jezebel. Pero bakit binabanggit niya ito? Mahalaga din nating matutunan ito mamaya. No? Sapagkat ito yung problema dito, nevertheless, I have few things against you because you allow the woman Jezebel na nagpatawag sa kanyang propetisa at sinisidyos niya ang mga alagad ng Panginoon na mag-commit ng sexual immorality at kumakain sila ng mga sakripisyo sa mga idol. No? And I give her time to repent of her sexual immorality and she did not repent. Mamaya ating pag-aralan, gaano ba katagal na ang panahon binigay ng Panginoon na si Jezebel ang magsisisi pero hindi siya nagsisisi. Indeed, I will cast her into sick bed and those who commit adultery with her and to great tribulation unless they repent of their deeds. No? I will kill her children with death and all the churches shall know that I am he who searches the mind and hearts and I will give to each one of you according to your work. No? Mapapansin niya, sabi niya, I will kill her children, no? Papansin ninyo, itong Jezebel na ito, marami din siyang mga anak. Ano? Mamaya ating malaman, alamin natin kung ang anak sa spiritual Jezebel, mga lalaki ba ito o babae? No? Mamaya ating pag-aralan, sino ba ito si Jezebel na numero unong problema sa iglesia ng Tiatira? Ating pag-aralan, gusto kong ibabalik pala ang ating pag-aaral doon sa pasiuna. Na ang iglesia ng ang sinulatan dito sa iglesia ng Tiatira ay ang tunay na iglesia ng Panginoon. No? Paano ko sasabihin na tunay sapagkat ang sa iglesia ng Tiatira, dalawa po dito ang naririto. Ang isa, si Jezebel, pinahintulutan nilang makapasok sa kalagitnaan nila. Pero ang sulat ng Panginoon, hindi ito naka-address kay
Jezebel, kung di naka-address ito sa iglesia, sa tunay na iglesia ng Panginoon na nasa kalagitnaan. O ating napapansin, babalikan natin tanaw yung ating pag-aaral sa nakaraan nating pag-aaral na ang Pergamos nagkakaroon ng ang bago nagkakaroon ng marriage, tinataas muna ang Christianity sa buong Roman Empire. Nung si Constantino ang nagiging emperor sa Roma dahil siya ay nananalo sa digmaan na sa Western Europe at siya na ang sole emperor of the whole Roman Empire, ay nagpa-convert siya into Christianity at ang Christianity nagiging tower na siya, nagiging lifted up, at pagkatapos noon ang religion ng pagano nagkakaroon ng ang civil power at ang church nagkakaroon ng marriage. Kaya yung Pergo at Gamos ay nagkakaroon ng ang marriage, ang civil power at ang church. Pero ang civil power, ang kanilang religion ay pagan, dala-dala din ng civil power ang kanilang pagan practices at pumasok ito sa iglesia. No? At sino ngayon ang mas dakila sa dalawa, ang civil power o ang church? Ang sa ating napag-aralan sa Pergamos, tinitingala ng iglesia ang civil power. Pero dito sa iglesyang ito, nabaliktad. No, mamaya ipinpoint ko kung paano nabaliktad, ibinigay sa itaas ang ng civil power ang church at subordinate na lang ang civil power. Mamaya ating maintindihan yan. Ating pag-aralan, sino ba itong Jezebel na pinahintulutan ng iglesia na Tiatira na makapasok sa kanilang kalagitnaan? Ating pag-aralan, who is this Jezebel? Now, kung ating pag-aralan ang aklat ng Apokalipsis, maliban dyan sa chapter 2 ng Tiatira, chapter 2 ng seven churches, mayroon, maliban dyan, mayroon po tayong dalawang babae na ating mapag-aralan sa aklat ng Apokalipsis at sa dalawang chapter. Ang una, yung chapter 12, makikita natin ang isang babae na nagdamit araw at mayroon po siyang koronang mga bituin at ang kanyang mga paa nakaapak sa buwan. At ito po yung simbolo sa tunay pure church. No? Simbolo po ito sa mabuting babae, nagsimbolo po yun sa mabuting iglesia. Pero sa chapter 17, atin po ditong makikita ang bad woman, no? Isang babae na nagdamit ng kulay ubi at scarlet, no? Purple and scarlet na damit at marami siyang mga ginto, mga perlas na kasuhutan at mayroon po siyang hawak na yung cup of wine, no? At kung ating pag-aralan itong dalawang babae, nagsimbolo po ito ng pure at saka bad church, no? Itong pure woman at saka unpure woman. Ito yung apostata na iglesia, no? Kung ating pag-aralan ang mga iglesia ay sila po yung kung ating pag-aralan ang 17 sapagkat ang tinutukoy na Jezebel, ang tanong ko kanya, who is this Jezebel? Ang Jezebel na ito, ito po yung opposite church. Ito po yung pagano na iglesia na pumasok sa kalagitnaan ng Kristiyanong iglesia. Kaya nga ang Kristiyano sa panahon ng Tiatira nagiging mula sa Pergamos nagiging Christian paganized at ang impluwensya ng mga pagano pumasok na sa doktrina ng tunay na iglesia at ito yung Jezebel na binabanggit sa iglesia ng Tiatira. Ating babasahin ang 17:1, no? Kung ating 17:3. Ating sabi niya dito, kung inyong babasahin yung 1, sabi niyang sabi ng anghel, halika. Sabi niya, ipakita ko sa iyo ang misteryo ng babae, no? Na nakaupo sa maraming tubig. Nang tinignan ni Juan, nang lumapit si Juan sa anghel, he carried me away in the spirit into the wilderness. No? Sabi niya dito, and I saw a woman sitting on a scarlet beast, which was full of name of blasphemy, having seven heads and ten horns. So, nang tinignan ni Juan, dinala siya sa isang anghel sa wilderness, at nang dinala siya sa wilderness, nakikita niya ang babae na nakaupo
sa isang hayop na mapula na may rami siyang mga pangalan, mga blasphemy, at ang hayop na kanyang inupuan ay seven heads and ten horn. No? Atin ang napag-aralan itong pag magbanggit ang Biblia ng hayop, it symbolize ay ano, bansa o nation. No? Pag magbabanggit siya ng seven heads, that is complete power, no? Kumpletong pamamahala. Kaya nga, mapapansin ninyo yung sampung sungay, nagsisimbolo din yan ng mga hari at mga kaharian. Kaya nga, mapapansin ninyo, at itong babae nakaupo sa, saan siya nakaupo? Sa hayop. No? Kaya nga, sino dito ang makapangyarihan sa dalawa, ang babae o yung hayop? Ang walang nakasakay na hindi nagkukontrol. Kaya nga, kung ating pag-aralan, ito yung spiritual na Jezebel na gusto kong ipapaliwanag, tumalon tayo mula sa chapter 2 papuntang 17 upang makikita natin ang buong larawan ni Jezebel. Kung ating pag-aralan kasi ang si Jezebel ay hindi ito pwedeng literal. Kung di ang ating kung mag-aaral tayo sa Jezebel, kailangan pag-aralan natin siya na spiritual Jezebel. Walang ibang nagpipinpoint sa spiritual Jezebel kundi ang chapter 17. Kaya maintindihan natin 'yan. Mamaya mas malinawan natin sa kanilang mga kasuotan, no? So ating titingnan ang dinala siya doon sa wilderness, mapapansin ninyo sa verse 4 ng 17. The woman was arrayed in purple and scarlet and adorned with gold and precious stones and pearls. Napapansin ninyo ano ang sikat na ginagawa o binibenta sa ng tiyatira? 'Di ba? Mga damit na kulay ubi ang binibenta ni Lydia. Napapansin ninyo, anong suot ng babae, ang spiritual Jezebel sa chapter 17? A woman was arrayed in purple and scarlet. Na mapapansin ninyo, kapag titingnan natin ang kasuotan ng babaeng ito, nagpipinpoint niyan siya sa iglesia, sa kalagitnaang ang iglesia ng Tiatira, sapagkat ang 17, the same church sa masusumpungan natin sa chapter 17. No? At ito yung ano, having in her hand a golden cup full of abomination and filthiness of her fornication. At hawak-hawak sa babaeng ito na nakasakay sa hayop, ang mayroong kupa na alak, no? Na nilalasing niya ang mga hari. At hindi lang ang mga hari sa lupa ang nilalasing niya, kundi pati ang mga nanananahan sa lupa. At tinatawag ito, hand of golden cup full of abomination, filthiness of her fornication. No? Ang kanyang karumihan sa kanyang no, pag-fornicate. Mapapansin ninyo, ganun ka rumi ang iglesyang ito. Nang ating nakikita kanina, no, ano ang kasuotan sa babae na nakaupo sa hayop? Ang kasuotan niya ay purple. Kung ating titingnan din ang iglesia ng Tiatira, kung saan ang industry nila doon ay ang paggawa ng mga damit, pagkukulay ng mga damit, nakasulat sa sulat niya ng mga gawa, now a certain woman named Lydia heard us, she was a seller of purple from the city of Tiatira. No, kaya nga, ang mapapansin ninyo, hindi magkakaiba ang Jezebel sa chapter 2 at ang babae na nakaupo sa hayop. Now, ngayon ating titingnan, kung iglesia itong babae na nakaupo sa hayop, anong iglesia siya? Sa dami ng mga relihiyon ngayon sa buong mundo, no? Na sino ang mga iglesia na mapipinpoint natin na Jezebel? No? Ano bang mga relihiyon ngayon na ang kanilang official na kasuotan ay kulay ubi o kulay purple at scarlet? Kung ating titingnan sa kasaysayan o kahit sa ating kapanahonan ngayon o inyong pag-aralan, i-research ninyo sa internet, ano ba ang official color ng mga obispo at mga cardinals? No? Ang official na color, no, ng mga obispo ay kulay ubi. This is the official na mga damit na ginagamit ng mga obispo. At anong relihiyon yan? No other than the Roman Catholic Church. No? Pag titingnan ninyo ang paboritong kulay na ginagamit ng mga obispo ay kulay ubi. At ito din yung kasuotan ng babae na nakaupo sa hayop. No?
At kung ating titingnan ang damit ng mga cardinals, di ba napapansin ninyo? Kapag magkakaroon ng eleksyon sa Papa sa Roma, anong paborito nilang kasuotan na sinusuot nila? Di ba ang kulay scarlet? Hindi ba ito ang kasuotan na makikita natin sa telebisyon? No? Walang ibang iglesia na nakaupo sa hayop, ang hayop bansa yan. Kaya nga, ano ba ang isang, ano ba ang, saan bang bansa sa buong mundo na ang nagkakaroon ng union, ang church at ang state, at ang namumuno, hindi hari o hindi ang presidente, kundi ang religious power. Walang iba, kundi ang Vatican ng Rome. Kasi ito lang nagkaisa-isahang bansa na ang namamahala ang relihiyon sa halip na civil power. No? Kaya nga, pero hawak ng Papa din ang civil power. Dual ang kanisa sapagkat nagkakaroon ng union, ang church at ang state. At ang kapangyarihang ito, ito po yung tinatawag na spiritual Jezebel na ating matutunghayan sa chapter 17. Ng ano. Kaya nga, pagtitingnan natin, ang paborito nilang kulay, kulay ubi at kulay scarlet. Ito yung kasuotan nila. Kaya nga, kung ating titingnan ang opis, ano nila, ang babae sa Revelation, nakaupo siya sa hayop at mayroon siyang kasuotang kulay ubi at kulay na scarlet. Ngayon, ating titingnan natin, kailan ba nag-umpisa ang kapangyarihan ng Papa sa Roma? Kung ito yung babae, ito yung pumasok sa iglesia sa panahon ng Tiatira, kailan ba nag-umpisa ang kapangyarihan ng ano? Ang ating titingnan, ang iglesia ng Tiatira, ito pala yung church age, no? Hindi ko napapaliwanag itong church age ng iglesia ng Tiatira. Ang iglesia ng Tiatira, nag-umpisa siya sa 538 kasi ang Pergamos, nag-umpisa siya sa 313, natatapos siya sa 538. At mula sa 538, nag-umpisa na naman ang Iglesia Tiatira at ang kanyang panunungkula, ang kanyang kasaysayan, natatapos ito hanggang sa 1798. Napapansin ninyo, sa Biblia, sa mga pitong iglesia, siya po ang pinakamahabang mga bersikulo. At sa kasaysayan din sa pitong iglesia, siya din ang pinakamahabang mga taon ng kasaysayan. Ha? Pero magbibigay ako sa inyo ng babala, wag ninyong masyado sa mga taon ng bawat iglesia sapagkat mayroong sa susunod na mga iglesia ay hindi magkasunod, mayroong mga lapsing of years sa pagpapaliwanag natin sa bawat iglesia. Kaya nga, sa susunod ating matutunan, sa Sardes, kailan mag-uumpisa ang iglesia sa Sardes? Magkakaroon ng lapsing of years kasi binabase natin ang ating mga interpretasyon sa kanilang kasaysayan. Kasi ang Bible at ang history, hindi natin ito pwedeng, kung gusto nating maintindihan ang prophecy, kaya we will study together na hindi para magkatugma siya. Ngayon ating titingnan na naman ngayon, no? Nag-umpisa ang Roman Papacy o ang Catholic Church na nagiging official na pasimula sa 538, natatapos siya sa 1798. Ito yung tala sa Catholic Encyclopedia. The legally recognized supremacy of the Pope began in 538 when there went unto effect a decree of Emperor Justinian making the Bishop of Rome head over all the churches, the definer of doctrine and the corrector of heretics. Now, ngayon ating pag-aralan sa kasaysayan nang nagkakaroon ng union, nagkakaroon ng pag-aasaw, nagkakaroon ng marriage, ang civil power at ang iglesia, nagkakaroon ng malaking impluensya ang Kristiyano sa paganismo. At mula nang nagiging nailagay sa itaas ang Kristiyano sa panahon ni Constantino, marami sa mga pagano, milyon-milyon ang mga pagano na iniwanan nila ang kanilang relihiyon sa pagkapagano. At habang naitaas,
na itaas, na ilagay sa itaas ang relihiyon ng Christianity, ang pagano naman ay pababa, pababa ang kanilang impluensya hanggang dumating ang panahon na si Emperor Justinian, kusa niyang isinuko ang kapangyarihan ng paganismo papunta naman sa Kristyanismo. Ito yung pangyayari sa kasaysayan. Nang nalaman ni Emperor Justinian na ang Kristiyano nagiging superpower na sa buong imperyo ng Roma at ang pagano ay wala ng impluensya, ang kanyang ginagawa ay kanya nang sinusurrender ang relihiyong pagano sa Kristyanismo. Kaya nga kung ating titingnan, sino ang ating sa kasaysayan sa 538, ang unang papa sa kasaysayan ay si ang unang obispo na nagiging papa, walang iba kundi si Burgilos. No, si Burgilos siya yung pinakaunang papa na nakaupo. Pero prior o before kay Burgilos, ang unang papa na mabait kay Burgilos, ito yung papa na he was a godly man and loved the people and served the Lord. Ito si Severus. No, si Severus, siya po isang mabait na obispo na sinundan ni Burgilos. Pero habang ginagawa ni Severus ang kanyang paglilingkod, siya po ay naglilingkod sa mga tao, naglilingkod sa Panginoon, no? Sinusuportaan niya ang gawain ng Panginoon ay hindi ito nagugustuhan ni Justinian. At ginamit ni Justinian ang kanyang general na si Belisarius na papalitan ang Bishop of Rome at si papalitan, no? Kaya nga pinalitan ni Belisarius ang Bishop of Rome at ang kapalit niya si Burgilos. Nang napalitan si Severus nang hindi na siya ang ano, itong Burgilos na nakaupo bilang obispo ay ano sa kasaysayan he stepped into the throne of Justinian at si Justinian naman binigay niya ang kapangyarihan sa ang buong kapangyarihan ng Emperor of Rome binigay naman niya sa bishop na si Burgilos. Kaya nga legally recognized sa taong 538, ito yung nirecognize na talaga supremacy of the Pope began in 538 AD and went unto effect the decree of Emperor Justinian. Si Justinian dito ang may decree. Making the Bishop of Rome head over all churches and the definer the doctrines and the corrector of heretics. At hindi lang yan. Dito, nababago, nagkakaroon ng transition point. Kasi dati, ang estado mataas sa iglesia. Pero sa panahon ni Burgilos, baliktad. Binigay ni Justinian ang kapangyarihan na hindi na magdidikta ang civil power sa iglesia, kundi ang simbahan na ang iglesia na ang magdidikta sa civil power. Napapansin ba ninyo sa ating kapanahonan ngayon? Kasi ang mga simbahan na itinayo sa unang panahon, lalo na sa panahon ng mga Kastila, magkatabi yan. O at siguro inyong napapansin ngayon, ang munisipyo, ang katabi, simbahan ng Katoliko. Bihira sa mga munisipyo sa panahon ng Kastila na hindi katabi ang simbahan. No? Maliban ngayon, may mga munisipyo ngayon na mayroong ibang munisipyo na walang katabing simbahan. Pero sa kapanahonan noon, magkatabi yan. Sapagkat sa panahon sa 538, makapangyarihan ang simbahan sa civil power. No, mapapansin ninyo, sa Pergamos, iba ang karanasan nila. Ang church, tumitingin sila sa gobyerno kung ano ang ginagawa, mga batas na ginagawa, sumusunod ang iglesia. Pero dito sa ano na ito, sa Tiatira na iglesia, ang gobyerno na ang tumitingala sa simbahan. Kaya nga pagtitingnan ninyo yung chapter 17, ang babae na ang nakaupo sa hayop. Ha? Siya na ang nagdidikta. Walang nakaupo na hindi nagdidikta. No? Walang nagda-drive na hindi siya ang masusunod.
Kaya nga ito yung pangyayari sa kasaysayan. At yun yung Jezebel, kung ating pag-aralan, ito yung spiritual Jezebel na namamahala sa, yun yung pumasok. Sabi niya, pinahintulutan mong pumasok si Jezebel sa inyong kalagitnaan at siya ang nagtuturo ng, sexual immorality. Mamaya ating pag-aralan yung sexual immorality. Ating pag-aralan ang biblical Jezebel, no? Kasi ating pinipinpoint ko yung spiritual Jezebel, no? Na ating mababasa sa chapter 17. At walang iglesia sa kasaysayan nagpinpoint kung kailan nagpasimula ang spiritual Jezebel, kailan nagpasimula ang isang simbahan na ang turo hindi pure Biblia kundi ang kalahati paganong mga turo. Kaya nga ating natutunan ang iglesia ng Roman Catholic Church, kalahati niyan mga pagano ang turo, nagtuturo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan in which pinagbabawal ng Panginoon yan. Na ating titingnan naman dito sa susunod, ating pag-aralan ang tinatawag na biblical, no? Ating pag-aralan ang biblical Jezebel. Ating balikan tanaw ang tala sa 1 Kings. Kung ating babasahin ang unang hari, 16:30, ito yung nakasulat. Sabi niya, "Now Ahab the son of Omri did evil in the sight of the Lord more than all were before him." No, and it came to pass as though it had been a trivial things for him to walk in the sins of Jeroboam the son of Nebat. Subukan nating tagalogin, sabi niya dito, and si Ahab na anak ni Omri, ito yung hari ng Israel kasi ang kasaysayan ng Israel nahati yan sa dalawa, ang dalawang angkan, ang Juda at ang Benjamin, sila yung namamahala sa Juda at ang Israel naman, yung 10 tribes ay mga masama ang mga nagahari dito. No, nangyayari na si Ahab na ang hari na anak ni Omri, gumagawa siya ng did evil in the sight of the Lord more than all who were before him. Gumagawa siya ng kasamaan na mas masama pa kaysa nauna sa kanya. At ano ang kanyang ginigawa? It came to pass although he had been a trivial things for him to walk in the sins of Jeroboam, the son of Nebat. Madali lang sa kanya ang paggawa ng masama at ang kasamaan na kanyang ginagawa, no? Katulad higit pa o katulad ng kanyang ama na si Jeroboam na anak ni Nebat, no? Ano ba ang kanyang ginagawa sa 31? And he took as wife Jezebel the daughter of Itbaal, king of Sidonians, and he went and served Baal and worshiped him. No? At hindi lang si Ahab gumagawa ng kasamaan, kinuha pa niya ang na kanyang magiging asawa si Jezebel, no? Ito si Jezebel, hindi po siya Israelita. Kasi sa kasaysayan ng Old Testament, pinagbabawal, mayroon pong batas ang Diyos nang isang Israelita ipinagbabawal ng Diyos na mag-aasawa ng hindi Israelita. At ito si Ahab gumagawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon, maliban na siya gumagawa ng kasamaan, nag-asawa pa siya sa mga hindi niya katulad ng mga Israelita. Kinuha niyang na magiging asawa si Jezebel na anak ni Itbaal, at ito si Itbaal ang hari ng Sidonia, at pumunta, he went and served Baal. Pumunta siya doon sa Sidonia at sumasamba sa kanya. No? Ibig sabihin, si Ahab sumasamba na kay Baal. And then, he set up an altar for Baal. Hindi lang siya sumamba kay Baal, nagtatayo pa siya ng altar para kay Baal sa templo ni Baal when he had built in Samaria. No, kasi ang pinamalaan ni Ahab ay ang Israel at ang Samaria. At dito sa Samaria, itinayo niya ang templo ni Baal. At pinaglingkuran niya si Baal at hindi ang Diyos. At ano pa ang ginagawa ni Ahab? No? Maliban na kanyang ginawang asawa si Jezebel, and Ahab made a wooden image. Ano pa ang ginagawa ni
ni Ahab, gumagawa siya ng mga kahoy na mga imahin, mga santong kahoy. Ahab did more provoke the Lord God of Israel to anger than all the kings of Israel who were before him. Na mapapansin niya, pinuprovok, ginagalit niya ang Panginoon, no? At matindi ang kanyang ginagawa kaysa dating mga hari ng Israel. Nang nalaman ito ni Elias, sapagkat si Elijah ang propeta ng Israel, ng Diyos, nang nalaman ito si Ahab, ito yung mga kasamaan na nigawa niya, sabi ni ng Panginoon, puntahan mo at sabihan mo sa kanyang sabihan mo siya sa kanyang ginagawa upang siya ay magsisisi at magbalik-loob. Pero kung hindi siya magsisisi, hindi ako magpadala ng ulan. Kaya nga pag inyong babasa, kung inyong babasahin ang chapter 17:1, ito yung sinasabi ni Prophet Elijah, sabi niya, buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sabi ni Elias, no? Ako'y nakatayo sa harap niya. Sabi niya, hindi na magkakaroon ng hamog, uulan. Sabi niya, dahil sa iyong ginagawa, sabi niya, magsisi ka sa iyong ginagawa, sa iyong paggawa ng kasamaan, paggawa ng mga Diyos-Diyosan, sa pagsamba kay Baal, nagpatayo ka ng mga groups, no? Nagpatayo siya ng mga, ano, ito yung ginagawa ni Ahab, no? Sa bansang Israel. Pero, mapapansin ninyo, sabi sabi ni Elias, hindi na magkakaroon ng ulan. Bakit ito ginagawa ni Elias? Kung ating pag-aralan, iiwanan natin si Ahab, no, ang kanyang ginagawang kasamaan, papunta tayo kay Elias. Ating pag-aralan kunti ang buhay ni Elias. Sa ano bang kadahilanan si Elias pumunta doon kay Ahab at sinasabi niya, no, buhay ako at nakatayo sa harap niya, buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, at ako'y nakatayo sa harap niya, ay mula ngayon, hindi na magkakaroon ng hamog, uulan sa lupain ng Israel. No, ngayon ating pag-aralan, anong kadahilanan, bakit ito ginawa ni Elias? No? Ano bang kapangyarihan o ano bang katungkulan, no, na mayroon siya? Si Elias. Kung ating pag-aralan kunti ang buhay ni Elias, ito yung nakasulat sa aklat ng James. Ating pag-aralan itong mga karakter ng mga tao na nakasulat sa 1 Kings. Elijah was a man with a nature like ours. And he prayed earnestly and it would not rain and it did not rain on the land for 3 years and 6 months. Na mapapansin ninyo, si Elias hindi higit sa atin. Kung tayo'y ordinaryong tao, si Elias ganun din. Siya din ay ordinaryong tao, no? Katulad natin. Pero si Elias na nanalangin sa Panginoon ng taimtimang panalangin na hindi magkakaroon ng ulan sa loob ng 3 taon at kalahati. No, ngayon ating pag-aralan 'yan sapagkat bakit nanalangin si Elias na hindi magkakaroon ng ulan? Anong kadahilanan na yun ang panalangin ni Elias? Kung ating pag-aralan, si Elias nag-aaral sa kasulatan. Nag-aaral siya sa aral, turo ng Panginoon, ha? At ang mga batas ng Panginoon nalalaman ni Elias. Anong basihan niya kung bakit sa ginagawa ni Ahab, no, sa kanyang kapanahunan gumagawa ng kasamaan, bakit si Elias nanalangin na hindi uulan? No, ano bang kadahilanan, ano bang nagawa ni Ahab? Kung ating babasahin ang Levitico 26, mula 1 hanggang 4, ating babasahin ang 1, sabi niya, you shall not make idols for yourself, neither a carved image nor sacred pillar that shall you rear up for yourself. Sabi niya, ito yung pinagbabawal ng, nor shall you sit up an engraved stone in your land or to bow down to it, for I am the Lord your God. Anong pinagbabawal niya dito sa versikulo 1? Sabi niya dito, you shall not make an idol for yourself. Pinagbabawal ng Panginoon ang paggawa ng mga ribulto o santong imahen. No? Ano ba ang simbahan ngayon na gumagawa ng maraming ribulto at mga santo? Hindi ba
ang popular na relihiyon ngayon, pinakamalaking relihiyon? No, napapansin ba ninyo, ipinahintulot ba ng Panginoon na gagawa tayo ng mga larawan? Hindi yan pinahintulot. Pero sino ang gumagawa ng malangal larawan sa panahon ni Elias? Si Ahab ang gumagawa niyan. Pero pinagbabawal ng Panginoon ang paggawa ng mga ribulto upang sambahin. No? Mga image na patatayuin o mga pilar na itataas sa inyong sarili. No? Mga, kaya nga mapapansin ninyo, ano bang simbahan na nagtayo ng mga gruto na mga malalaking imahin? Diba? Ang Catholic Church of Rome. Kaya nga, pagtitingnan ninyo, ito yung ano, asawa ni Jezebel na nag-commit ng ano, sexual immorality. Eh mapapansin ninyo dito, ang bansang Israel, nag-commit siya ng sexual immorality. At mapapansin ninyo, shall you rear up yourself and you shall sit up and in gravestone in your land. Pinagbabawal ng Panginoon na magtayo tayo ng mga bato na mga ribulto. Pero sa ating kapanahonan ngayon, sikat pa rin. At pinupuntahan pa ng maraming mga tao sa panahon ng, ano, sa panahon ng Semana Santa, minsan ginagalang. Pero sa Biblia, pinagbabawal ng Panginoon yan. Ipinagbabawal niya ang pagtayo ng mga larawang bato or to bow down to it, for I am the Lord your God. Kung Diyos natin ang totoong Diyos, hindi tayo yuyuko sa mga larawang bato o kahoy o anumang ginagawa. Sa verse 2, kung ating babasahin ang verse 2, you shall keep my Sabbath and reverence my sanctuary, I am the Lord. Maliban sa kanyang pinagbabawal ang mga ribulto na sasambahin, sabi ng Panginoon sa verse 2, iingatan ninyo ang aking mga sabat at igagalang ninyo ang aking santuario. Ako ang Panginoon. No? Mapapansin ninyo, kung ating pag-aralan sa kasaysayan ng sa pitong iglesia, sa kay Constantino pa lang sa Pergamos, binabago na niya ang Sabado sa Linggo. No? Nang dumating ang Tiatira, ginagawa na niyang batas ito na kapag hindi sasamba sa araw-araw ng Linggo, pinapatay na. Kasi makapangyarihan na ang simbahan. Kaya nagkakaroon ng isang malaking persecution sa panahon ng Tiatira. Kaya nga, matindi ang nangyayari. Kasi ang Linggo, ito na ang kapalit sa Sabado na inuutos ng Panginoon. Napapansin ninyo ang ginagawa ng transition period na mula sa tunay na Kristiyano, ang Kristiyano nagiging paganismo. Nagiging Christian paganized, mixed together na ang mga doktrina. At maraming mga tradisyon na turo na pumasok sa iglesia. Sabi nang sa verse 3, if you walk in my statutes and keep my commandments and perform them, ito yung pangako ng Panginoon, I will give you rain. Kung susundin ninyo ang aking kautusan at inyong gagawin, ang aking mga palatuntunan sa verse 4, magbibigay ako ng ulan. No? In its season, the land shall yield its produce and the trees of the field shall yield their fruits. Kaya nga, nang nabasa ito ni Elijah na ito ang kalooban ng Panginoon na si Ahab hindi sumunod sa batas ng ano, pinagbabawal ang mga ribulto at mga imahin, nilabagyan ni Ahab. Sumasamba siya sa mga larawang bato at mga kahoy, kaya nga na first offense ang nagawa niya. Pangalawang offense na ginagawa ni Ahab ay ang araw na pamamahinga ng Panginoon, nilapastangan niya. Hindi niya pinapangilin ang kanyang Sabat. Kasi ang araw na pagsamba ni Jezebel ay Sunday. Kasi sun worshiper sila. Mapapansin ninyo, ang kasunod, sabi ng Panginoon, kung hindi siya susunod sa kanya, ay hindi siya magpadala ng ulan. Kaya nga, si Elias pumunta kay Ahab at sinasabihan niya, dahil nilabag mo ang utos ng Panginoon, hindi mo sinunod ang kanyang palatuntunan, therefore, ang Panginoon hindi din magpadala ng ulan. At ito yung panahon, yung tatlot kalahati, ito yung panahon binigay ng Panginoon kay Jezebel na magsisisi. So, papapansin ninyo, babasahin natin ang 2:21, babalik tayo sa iglesia ng Tiatira. I give her time to repent
of her sexual immorality, and she did not repent. Mapapansin ninyo, itong ano, literal na Jezebel, binigyan ito ng panahon na magsisisi. Ganon din ang spiritual Jezebel. No? Binigyan din ito ng panahon na magsisisi, pero sabi ng Biblia, hindi siya nagsisisi. Gaano katagal ang panahon na binigay ng Panginoon bilang allotted time to spiritual Jezebel? Gaano ba katagal ang paghihintay ng Panginoon na si Jezebel magsisisi? Sa katulad sa panahon ni Elias, 3 years inihap na walang ulan, ganun katagal ang Panginoon naghihintay na siya'y magsisisi. Yung 3 years inihap, kung ating pag-aralan ang prophetic symbols sa Ezekiel 4, 6, ito yung prophetic symbol when we study about ano, prophecy, ang isang araw equivalent to 1 year. No? Kaya nga, yung paano ba, bakit ang equivalent to 1 year sa lunar calendar, ang atin kasing solar calendar ay umaabot ng 365 kasi solar ang ating ginagamit. Pero pag mag-aaral tayo ng Biblia, hindi po solar ang ating gagamitin. Kung pag-aaral tayo para makuha na natin yung exact representation, exact na fulfillment ng prophecy, kailangan gagamit tayo ng lunar calendar. At ang lunar calendar, sa isang taon, mayroon lang itong 360 years. Saan po ang basihan natin na mababasa natin na basihan na ang isang taon ay 360 days? No? Doon po sa Genesis 7. Napapansin ninyo yung baha, 5 buwan. Pero pag ang 5 buwan, 150 days ang tagal noong nagkakaroon ng baha sa panahon ni Noah. Bago naiga yung tubig ay 150 days ang 5 months. Kaya nga, kung ninyong babasahin yung Genesis 7, yun yung basihan sa pagbilang sa lunar calendar. Kaya nga, kung ating babasahin, ano natin, ita times natin yung 300, kasi 3 years inihap yun, ita times mo siya sa 3 years and 1 half, ito yung total niya, 1,260 years. At ito po yung mga taon na nag-umpisa ang kapangyarihan ng kapapahan, papal supremacy, nag-umpisa sa 538 at natatapos po siya sa 1798. Katulad sa literal na Israel sa panahon ni Elias, at ito din yung spiritual Jezebel na pumasok sa iglesia ng Tiatira, ganito din katagal. Kaya nga, ito yung papal supremacy, ito yung tinatawag na Dark Ages, kasi ito po yung panahon na marami silang pinatay. Anong batas ng simbahan ang didiktahan niya ang civil power na siya po ang pumapatay sa hindi po sumusunod sa simbahan? Kaya nga, ang napatay nila ay umaabot ng 50 million ka mga martyrs. At tinatawag nila yung pinatay nila na mga heretics. No? Kaya nga, mayroong record, no, sa kasaysayan ng Inquisition of Heretics, kasi lahat ng hindi sumusunod sa batas ng simbahan, pinatay ng civil power. Kasi ang isimbahan ang nagdikta sa civil power. Kaya nga, yun yung sa 17, ang babae nakaupo sa hayop. Ang hayop ang mag-execute ng civil power, ang nagdikta naman ang simbahan. Kaya nga, kung ating ano ngayon, ano bang simbahan na nagsisikap diktahan ang gobyerno sa ating kapanahonan ngayon? Walang iba, kundi ang Catholic Church of Rome. Ngayon ating titingnan naman, no, ating pagtitingnan natin ang Bible prophecy, a woman represent, kasi dalawa ang woman, walang iba yan kundi iglesia. Paano ba natin patunayan? Husband, ito yung sulat ni Apostol Pablo sa 5:25. Sabi niya dito, husband, love your wives just as Christ loved the church and gave himself for her. Na mapapansin ninyo, ang church dito, simbolo sa babae. Sabi niya, mga lalaki, asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawang babae. Katulad kay Kristo na mahal niya ang iglesia at binigay niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Sabi niya, mapapansin ninyo, kasi ang church is a symbol of a woman. Kaya nga, ang chapter 12, ito yung pure woman. Ito yung tunay na iglesia. Kaya nga, sa iglesia ng Tiatira, dalawang babae dyan.
ang tunay na naglilingkod ng tapat at si Jezebel na nakapasok sa tunay na iglesia. At marami siyang ini-introduce ng mga turo na wala sa Biblia. This is the great mystery, sabi niya dito, for I speak concerning Christ and the church. Misteryo ito. No? Kaya nga, sa buong aklat ng Apokalipsis, ating makikita ang dalawang babae. Ang pure woman sa chapter 12 at ang opposite woman, ang bad church, sa chapter 17 na spiritual Jezebel. Tingnan natin babasahin. Tuloy tayo sa Revelation 2. Babalik tayo sa Iglesia ng Tiatira, ating pag-aralan muli si Jezebel. Sabi niya dito, nevertheless, I have few things against you because you allow that woman Jezebel who call herself a prophetess, no? Sabi niya dito, adulterers, a prophetess. Mapapansin ninyo dito, ito yung puna o problema ng Iglesia ng Tiatira, sapagkat pinahintulutan ng iglesia na inaallow niya si Jezebel na makapasok sa kanilang kalagitnaan. Ano bang ibig kong sabihin? Inaallow na ang iglesyang ito na si Jezebel magdala ng kanyang doktrina. No? Ang pagano, dinadala niya ang doktrinang pagano sa loob ng iglesia. Ano ba ang doktrinang pagano? Yung pagsamba ng mga ribulto at mga diyos-diyosan, hindi po yun turo ano, sa Biblia. Pinagbabawal po yan sa Old Testament at saka New Testament. Throughout the Bible, pinagbabawal po yan. Pero ang turong pagano pumapasok sa iglesia. Hindi lang yan. No? Marami pa. Marami pang mga turo na ano. Sabi ni James sa 4, adulterers and adulteresses. No? Sabi niya, do you not know that principle with the world is enmity with God? Na mapapansin ninyo, ang iglesia ding ito ay pinagsabay niya ang ano, ang kapangyarihan ng simbahan at ang gobyerno. Nagkakaroon ng union ang church at ang state. Samantala, ang prinsipyo ni Jesus Christ, hindi maaari na mag-unite ang iglesia at ang sanlibutan. No? Ang civil power at ano, magkahiwalayan dapat. No? Hindi pwede. Pero mapapansin ninyo, mula Pergamos hanggang Tiatira, the same power, pinaghalo, pinag-aasawa ang iglesia at ang civil power. Ngayon ating tanong, sabi niya dito, whosoever therefore want to be friend of the world, make himself an enemy of God. Kaya nga, malinaw yun. No, sa 17:4, the woman was arrayed in purple and scarlet, adorned with gold and precious stones and pearl. Kaya nga, atin na yung kaya nga, purple, ito yung popular na color na pinili nila. At scarlet, kulay ubi at kulay pula. At ito yung kasuotan ng kanyang mga pare. Having in her hand a golden cup full of abomination and the filthiness of her fornication. Ating pag-aralan konti, itong babae sa chapter 17, na ito po yung Jezebel sa chapter, ito yung Jezebel sa Tiatira. Magka the same meaning lang yan. Kung ating pag-aralan, ano ba itong hawak niyang kupa na puno ng abomination and filthiness of her fornication? No? Ano ba ito? Ito po yung mga doktrina na daladala nila na wala sa Biblia na nakapasok sa iglesia. Alam niyo nung pinag-aralan ko yung mga doktrina na daladala nila, napakarami. No? Halos 100 ka mga tradisyon ng pagano na nakapasok sa iglesia. Magbigay lang ako ng iilan. Yung tinatawag na holy water. Mayroon daw banal na tubig ginagamit sa pagwisik-wisik. No, popular na. Ako'y Katoliko pa dati. Pag Semana Santa, kumuha ang aking mama ng niyog, pupurma, gagawing cross, dadalhin sa simbahan, palagyan ng holy water, pangpanakot daw sa mga demonyo. Pero hindi yun totoo. No? Yan po'y doktrina na hindi turo ng Biblia, pero nakapasok yan sa iglesia. No? The doctrine of holy water, yung sprinkling, yung pagbibinyag na wisik na lang, yung pagbuhos, that is hindi yung doktrina sa Biblia, pero nakapasok yan sa simbahan. Yun po yung mga doktrinang pagano na nakapasok sa iglesia ng Tiatira. No? Ano pa yun? Yung celebration of Christmas.
yung Christmas celebration yan kay Tammuz yan na birthday, pero nagiging birthday daw ni Jesus Christ sineselebrate. Kaya nga mapapansin niyo yung Easter, at marami pa, no? Yung Sunday Sacredness, yung pag ginawa nila ang araw na Linggo na banal sa halip na Sabat. Na mapapansin niyo at yung immortality of the soul, no? At yung eternal torment, ang impierno na walang katapusan, yung purgatory. Ito yung mga pagan teaching na pumasok na ngayon sa iglesia. At ito na nagiging popular teaching ngayon na tinuturo. No, ito yung kupa, hawak ng babae na pinainom ang mga hari. At alam ninyo, mapapansin ninyo, sino ba ang nag-impose ng mga pista? Di ba ang gobyerno? Sa ating mga kalendaryo, ang mga gobyerno nag-impose ng mga holidays. Pero saan ba galing yang mga holidays na yan na pinasunod, na sinusunod natin? Galing yan sa simbahan. Bakit galing sa simbahan, ini-impose ng civil power? Kasi ang simbahan ang nagdidikta sa gobyerno sa panahon ng Dark Ages. Kaya nga yan po na ang nangyayari. At sabi niya dito sa 21, I give her time to repent of her sexual immorality and she did not repent. Nagbigay siya ng panahon sa kanyang sexual immorality pero hindi naman siya nagsisisi. Kaya nga, yun yung Dark Ages. Aking pag-aralan muli, ating pag-aralan konti yung tinatawag na sexual immorality. Paano ba mangyayari ang spiritual sexual immorality o yung sexual adultery? No? Mapapansin natin, atin ang natutunan kanina na ang iglesia nagsimbolo sa babae. Diba? At si Kristo ang groom. Na mapapansin ninyo, ito yung relasyon na ginagamit ng Diyos para maintindihan natin ang ating relasyon. Ang turo ni Kristo, si Kristo ang groom, may kapag ano, ang kanyang iglesia at si Kristo ay mayroon silang ano, ang dahilan na ang iglesia at si Kristo nagkakaroon ng relasyon dahil lang sa isang kadahilanan. At ang pundasyon ng kanilang relasyon, walang iba ang salita ng Panginoon. Ito po ang pundasyon sa salitang sa relasyon ng Diyos at sa kanyang iglesia. Kung mayroong Diyos at mayroon siyang niligtas at tinatawag niya ang kanyang iglesia, ito po yung naligtas dahil sa kanyang salita. At ang lahat niyang niligtas, no, ay dapat susunod sa kanyang mga salita. Kaya nga ang iglesia, mamumuhay dapat sa salita ni Kristo dahil siya ang asawa ni Kristo. No? At ito po yung kanilang basihan ng kanilang relationship. Pero ang isang, ano, kapag ang isang babae ay hindi susunod sa Biblia, diyan po nagkakaroon ng tinatawag na sexual immorality. No? Ito po yung tinatawag na sexual ano po, adultery. Ito po yung sexual fornication na tinatawag. Kapag ang turo ng iglesia ay hindi turo ng Biblia, yan po ay tinatawag na sexual fornication. Sexual adultery. Kaya nga, anong dapat? Ikaw sana na babae na para kay Kristo, nakipag sexual immorality ka sa ibang lalaki. Kaya nga, sa halip na ang pure na salita ng Panginoon ng iyong panghahawakan, tapos pinanghahawakan mo yung hindi sa salita ng Panginoon, ay doon po nangyayari ang tinatawag na sexual immorality, sexual adultery, na yan po'y binabanggit sa iglesia ng Tiatira. Sabi nga ni Jesus Christ, I have some few things against you. Na ipinahintulutan ninyo si Jezebel na makapasok sa iglesia at nagdala ng maraming doktrinang pagano pinapasok ngayon sa iglesia na hindi turo ng Biblia. Ito po ang tinatawag na sexual adultery, no? Sexual immorality. Na nakukuha ninyo ang paliwanag natin sa sexual immorality. Ayun po yung hindi pagsunod sa mga turo na hindi turo ng Diyos. Yan po ang tinatawag na sexual immorality. Kaya nga, ang tunay na iglesia, ang turo niya, Biblia lang.
Pag hindi makasulat, for example, ang turo sa purgatory, babasahin mo sa buong Biblia kung turo ng Biblia yan. Kapag susundin mo ang turo na yan, nakukommit mo ang sexual immorality. No? Pinagbabawal ng Panginoon ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang sumasamba lang ng Diyos-Diyosan, mga pagano lang. Pero kapag ikaw na Kristiyano, sumasamba ka ng Diyos-Diyosan, nagkakommit ka ng sexual immorality. Sana makukuha ninyo. At itong panahon sa Iglesia ng Tiatira, mula 538 hanggang 1798, nagkakaroon ng isang malaking paghihirap sa bayan ng Diyos. Kaya nga, sweet, sibor o blibor, kasapagkat mahirap ang kalagayan ng Iglesia sa panahon na namamahala ang katolisismo sa Dark Ages. Hinahawakan ng Papa ang civil power, siya na ngayon ang makapangyarihan. Lahat na hindi sumusunod sa batas ng simbahan, pinapatay niya. At alam ninyo, sa pitong silyo, nasa ikaapat na silyo, nang binuksan niya yung, di ba mayroong pitong silyo na binubuksan? Ang unang kabayo puti, pangalawa pula, pangatlo itim, no? Ang ikaapat na kabayo ay maputla. No? Kung inyong pag-aralan yan sa iglesia, kasi magkatuwang ang seven church at ang seven seal, ang katuwang niya dito ay ang paputlang kabayo sapagkat iniimpose nila dito ang decree. No? Inquisition of the heretics, ang hindi sumunod sa simbahan, papatayin nila. At ang napatay nila sa kasaysayan ay umaabot ng 50 millions ka mga tao ang pinatay nila. Mas marami pa sa First World War at sa Second World War ang mga taong naipapatay nila. Nang nagkakaroon ang union, ang church and state, nagiging persecuting power. Ang ating titingnan, pero sa panahon na yan, no, mayroong mga iilan na ginagamit ang Panginoon, nagkakaroon ng reformasyon. Si Peter Waldo ay tumayo at isa siyang negosyante, isang layman, pero ang kanyang kayamanan ginamit niya sa gawain ng Panginoon, ginastos niya upang suportaan ang gawain. Sabi niya, sa panahon ng Dark Ages, alam niyo sa Dark Ages, ang translation ng Biblia umaabot ng mga 500 languages. Pero alam niyo kung anong ginagawa ng simbahan. Lahat ng mga translation ng Biblia kinakonfiscate nila. At alam niyo, isang translation lang ang itinitira nila, ang salitang Latin. At lahat ng mga sulat ng Biblia, yung 500, sinunog nila lahat at ang itinira nila Latin. At wala na silang pinabasa sa Biblia maliban sa mga clergy lang. Ang mga liti, mga ordinaryong mga tao ay hindi na nila pinabasa sa Biblia at ang kanilang ang may karapatan lang magbabasa ay ang nasa simbahan lang. Ipinagbabawal nila sa publiko, ipinagbabawal nila sa lahat ang pagbabasa ng Biblia. Kaya nagkakaroon ng krisis sa panahon ng Tiatira. No? Hard labor. Paano nila ngayon paglingkuran ang Diyos na ang salita niya hindi na maintindihan? Pero bumangon ang mga reformador katulad nila ni Peter Waldo, no? Ni Wycliffe at ni Hus. Ito yung mga bumangon ang kasaysayan ng reformasyon. At si Peter Waldo, ginagamit niya ang kanyang kayamanan na sa pag-translate sa sarili niyang salita, pinagsikapan niyang mas translate niya ito at pahina-pahina dinidistribute niya sa mga tao ang mga kopya ng Biblia na matranslate nila sapagkat ang Biblia ay hindi available. Pero yung kanyang tagasunod ay humarap sila sa kanilang ginagawa at napatunayan silang mga heretics at lahat niyang mga kasama at si Peter Waldo ay hinabol, pinatay. Pero bagamat at yung mga tagasunod ni Peter Waldo, tinatawag silang mga Waldens, mga Waldenses. Nang sila po'y hinabol, nagtatago sila sa kabundukan ng mga Alps at doon nila napipreserve ang Biblia, napipreserve ang aral ng Panginoon sa maraming mga hundred of years na even
thousands of years na pipreserve nila ang aral o salita ng Panginoon. At sa kasaysayan, no, ang ginagawa ng mga Walden, sinusulat nila ang Biblia at hindi lang nila sinusulat, minimumorize nila ang bawat chapter. Isang tao, isang chapter. At kung mangyayari na mawala ang Biblia, kaya pa rin nilang susulatin kasi sila nagtulong-tulungan paano nila mamemorize ang Biblia. At hindi lang yan ang kanilang ginagawa. Ang mga Waldenses, sila habang sinusulat nila pahina-pahina ang mga kapitulo ng Biblia, sila po'y nangangalakal sa kapatagan, dala-dala nila ang mga kopya ng Biblia. Kapag mapakiramdaman nila na interesado sa salita ng Panginoon, ang mga taong dinalhan nila ng mga tela ay sa loob ng mga tela available ang mga sulat Biblia sa kanilang mga kamay. Nababasa ng karamihan ang mga salita ng Panginoon hanggang dumating ang reformang ito sa mga clergy. At isa sa mga clergy na na-convert, no, na nagreforma, si Wycliffe. Kaya nga si Wycliffe, isa sa mga tumayo, at kasunod kay Wycliffe si John Hus, si Jerome, pero sinunog sila. Pero bago sila nasunog, sila po'y umaawit at naniniwala na after 100 years, mayroon pang reformasyon na hindi nila napipigilan ang reformasyon ni Martin Luther. Kaya yan ang mga pangyayari. Ito, dito tayo sa bandang huli, dito tayo sa council, nalalaman natin ang council ng Panginoon. Dito tayo sa problem. No, sa council ng Panginoon. Dito tayo sa ano bang council ng Panginoon sa Iglesia ng Thyatira. Sabi niya dito, now to you I say, to the rest in Thyatira, as many as do not have this doctrine. Sabi niya, who have not known the deep of Satan, as this I will put on you no other burden. No, sabi niya, ito yung payo niya sa iglesyang ito. Sabi niya, ini-address niya sa mga tapat kasi dalawa ang naninirahan sa iglesia ng Thyatira. Ang isa, apostate, si Jezebel. Ang isa, mga tapat. Pero ang sulat na ito ay para sa mga tapat na iglesia. Yung hindi tumatanggap, hindi makipag-sexual immorality kay Jezebel. Sabi niya dito, now to you I say, to the rest of Thyatira, mga iilan sa Thyatira na natitira, as many do not have this doctrine, hindi siya nananatili sa doktrina ng pagano, who have not known the deep of Satan, kasi si Satanas nasa iglesia na, I will put no other burden. Hindi na siya pinibigatan ng Panginoon. Wala nang mga gawain na ipapagawa ang Panginoon sa kanila. Wala nang burden. But hold fast, ito yung sabi niya, panghahawakan mo what you have till I come. Kung anong mayroon ka, kung anong nakakamtan mo, panghahawakan mo yan hanggang sa pagdating ko. Ha? Yun yung sabi niya. Dito tayo sa pangako ng Panginoon. Malapit na tayo magtatapos. And he who overcomes and keep my works until the end, to him I will give the power over the nations. Sabi niya, and he shall roll them with rod of iron, this shall be dashed to pieces like the potter's vessel, as I also have received from my father. Now, ito yung sabi ni, and I will give him the morning star. Now, ating isa-isahin itong mga pangako, no? Ating unawain, ating intindihin ang pangako ng Panginoon sa Iglesia ng Thyatira. No? Dito tayo magtatapos sa pangako ng Panginoon. Sabi niya dito, sa mga magtatagumpay, napapansin ninyo, tandaan ninyo, sa lahat, sa pitong iglesia, walang iglesia dyan na walang magtatagumpay. Bakit sinasabi ko sa inyo na sa buong kasaysayan ng pitong iglesia, mayroon at mayroong magtatagumpay? Bakit? Sapagkat God has a faithful people in every generation. Sa lahat ng siglo ng kasaysayan ng kanyang iglesia, mayroon at mayroong mga tapat na maglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sa iglesia na magtatapat sa iglesia, sa mga bayan niya na magtatapat sa iglesia ng Thyatira, sabi niya, sino yung magtatagumpay and keeps my works
Kasi mayroong gawain si Jesus Christ, until the end, to Him I will give power. Ibibigay ko sa Kanya ang ano, power over the nation. Siya ay mamamahala sa mga bansa. Sabi niya, at He shall rule them with the rod of iron. Di ba, sino bang namamahala with the rod of iron? Di ba si Jesus Christ? Kung ako namamahala, kayo din mamamahala sa mga bansa. No? And this shall be dust to pieces as potter's vessel. Ay, kayo din, magdidikdik din kayo. At inyong didikdikin. Katulad ng pagdidikdik sa mga potter's vessel. As I also have received from my Father. Kung itong kapangyarihang ito, tinatanggap ko ito galing sa Ama, tatanggapin din ninyo ito mula sa akin. Napapansin ba ninyo si Jesus Christ sa loob ng sa pangako niya sa pitong iglesia, anuman ang binibigay ng Ama kay Jesus Christ, si Jesus Christ willing din niya itong ibibigay sa iglesia. At ito yung kanyang pangako. No? Napapansin ninyo si Jesus ay hindi madamot. Anumang ibinibigay ng kanyang Ama sa kanya, ibibigay din niya sa kahit kanino na magtatagumpay. And I will give him the morning star. Ibibigay ko sa kanya ang morning star. Ating pag-aralan sa Biblia, pag-aralan natin ngayon, sino itong morning star na ibibigay niya? Sabi ni Apostol Pedro sa 2 Peter 1:19, sabi niya dito, kami mga mayroong panatag sa salita ng hula. Mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan. Hanggang, no? Until the day, the dawn, the morning star rise in your heart. No? Hanggang darating ang bukang liwayway ng umaga na ang morning star ay sisikat sa inyong mga puso. Sino itong morning star? Who is this morning star na ibibigay ng Panginoon? Kung ating babasahin ang Apokalipsis 22 verse 16, sabi niya dito, I am the root and the offspring of David. Ako yung ugat, no? Na lahi ni David. Sabi niya, the bright and morning star. Sino itong ako? Sino itong I am? No other than Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, sino yung magtatagumpay? Ibibigay ko sa kanya ang morning star. No? Sino yung magtatagumpay? Ang ibig sabihin, matatanggap mo si Jesus Christ. Ako ay mananahan sa Kanya. Magkakaroon ka ng relasyon sa Kanya. Ang mga anak ng Diyos na magkakaroon ng relasyon kay Jesus Christ, yung pinangakuan niya na magtatagumpay. No? Ang ibig sabihin, si Jesus Christ ay mananahan sa ating buhay. No? Siya na ang nas tatanggapin ng ating buhay. Si Jesus Christ magliliwanag sa atin. At darating ang araw kapag tayo maliligtas na ma-engrave sa ating pagkatao, nakasulat sa ating noo ang kanyang pangalan. Bakit? Si Jesus Christ ay ating matatanggap. No? Morning star ay no other than Jesus Christ. Pero hindi lang yan. Ang morning star, hindi lang niya binibigay niyan bilang pangako. Sa panahon ng Tiatira, naranasan din nila ang morning star of reformation. Yung mga nagtitiis sa iglesia ng Tiatira sa panahon ng persecution na hindi sila nakikipag-compromise, hindi sila nag-sexual immorality, sexual adultery sa spiritual Jezebel, naranasan din nila ang morning star of reformation. No? And as the work of your hand, no? As for your work, the last are more than the first. Kasi ang mga tao sa Tiatira, sanay po sila sa hard labor. Mga mahirap sila, kaya nga, hirap sila sa kanilang mga gawain. Ang kanilang mga gawa ay mas maigi ang gawain sa huli kaysa una. Kaya nga, patuloy silang gumagawa. Mapapansin ninyo, ito yung natanggap din nila ang morning star of reformation. Sa panahon ng kadiliman, dumating ang bukang liwayway ng liwanag. Ang morning star of reformation, bumangon si Wycliffe, no? Si Peter Waldo, si Wycliffe. Sino pang bumangon? Si Hus, si Jerome. Ito yung mga reformador na tumayo sa salita ng Panginoon. Sila po yung mga pare
No? Sila po'y mga theology professor, nagtuturo sa mga paaralan ng mga Katoliko. Pero nang binasa nila ang Biblia, sumilang sa kanilang mga puso si Jesus Christ. No? Nakikita nila ang liwanag na nagmula sa kanilang puso. At kaya po hindi nila mapipigilan na sila po'y magbuhis ng dugo para sa reformasyon. No? Mapapansin ninyo. At ang mga paring ito, isa sila sa nagtatagumpay. Si Luther, si Knox, si Calvin, si Zwingli. Hindi pa, marami pa ang nakabahagi sa reformasyon. Sabi ni, ito yung panghuli sa sulat niya sa 29. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. At ngayong gabi, ako'y nagpapasalamat. Sabi ni, ng Panginoon, sino yung may pakinig, kayo'y makinig kung ano ang sinasabi ng Espiritu sa bawat iglesia. Tandaan ninyo mga kaibigan, ang ating pinag-aralang iglesia, ito po'y kasaysayan ng iglesia. Ang ating napag-aralan, nasa ika-apat na tayo. Mayroon na lang tayong tatlong iglesia na natitira. Subaybayan ninyo ang turo ko sa tatlong iglesia ang natitira. Sapagkat kung matapos itong tatlong iglesia, matatapos na rin ang ating panahon. Kailangan mahanda. Kung matapos ang pitong iglesia, matatapos na ang ating kapanahonan. At nasa ikapito na tayo ngayon. At gusto ko na sa ating pag-aaral sa iglesyang ito, mahanda ninyo ang inyong sarili. Hindi lahat ng nagtuturo sa pangalan ni Kristo ay tunay na mga Kristiyano. Mayroong spiritual Jezebel na pumasok sa iglesia, nagdala sa doktrinang pagano sa loob ng iglesia, nagtuturo ng mga turo na wala sa Biblia, at yung mga turo na yan, ingatan niya ninyo. Sapagkat ang bawat isa na tumatanggap sa kanyang turo ay nakakommit ng sexual immorality, nakakommit ng sexual adultery, at walang tatanggapin ng Diyos na karapat-dapat sa nabahiran sa kanyang mga doktrina. Mapapansin ninyo, lahat ng nakainom sa kupa ng kanyang filthiness ay nalalasing. Sana huwag kayong malalasing sa mga doktrina. Kung kayo'y nalalasing na, magpakatino kayo, babalik kayo sa tamang turo ng Biblia, babalik tayo sa turo ng Diyos, sapagkat dito tayo magiging banal, at ingatan ninyo ang mga turo ng Panginoon na hindi adulterated teaching. So kayo ako'y nagpapasalamat, no? Gagaya ng sinasabi ng Espiritu ng Panginoon, sino yung may pakinig? Let him hear what the Spirit says to the churches. Ito ang aking panalangin, sana mahanda ninyo ang inyong mga sarili. At akin ding panalangin, makikilala sana ninyo ang spiritual Jezebel. Ito po, tayo po'y manalangin sa katapusang bahagi. Dakila naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Ama, na sa gabing ito, aming natutunghayan ang aral sa ika-apat na iglesia, ang iglesia ng Tiatira o Tiatira. Kami nagpapasalamat, Ama, na inyong niloob na amin itong maipapangaral sa YouTube, may papangaral sa internet. Alam ko, Panginoon, na ang panahon na aming ginagalawan, hindi na ito magtatagal. Mabilis ang pangyayari. Malapit na magkakaisa ang sanlibutan, ang mga simbahan ngayon sa buong mundo, sa pangunguna sa Papa ngayon sa Roma. At ang movement ngayon na gumagalaw sa buong mundo, yung John 17 movement, na palaging nanawagan sa economical movement, no? Na sila ang lahat ng mga simbahan magkakaisa. Pero hindi ito pagkakaisa sa paglilingkod sa Diyos, kundi ito po'y pagkakaisa laban sa tunay na iglesia. Sapagkat ang kanilang turo ay adulterated with the teaching of Jezebel. Amang banal, aming pinapanalangin na habang pakinggan at pag-aralan nila ang aral sa pitong iglesia, makikita sana nila ang galaw ng kaaway. Makikita sana nila ang galaw ni Satanas, paano siya nagpakungwari na isang Kristiyano. Pero pumasok sa iglesia, nagturong ng mali. At ang mali ngayon ang tinatanggap ng maraming mga tao. Umaasa ako, Panginoon, na sa gawaing ito, may ligtas pa namin
sa pangunguna ninyo, sa inyong banal na Espiritu, matulungan namin sila, gamitin ninyo kaming instrumento na madala ang mensaheng ito sa buong mundo upang mabigyan namin sila ng babala at matanggap nila ang tunay na aral na magdadala sa kanila sa kaligtasan. Amang banal, salamat. Alam namin na hindi na kami ito magtatagal. Darating ang panahon na ipagbabawal na ito sa YouTube. Lahat naming mga videos ay maaaring hindi na ito magpapatuloy. Pero sana maka-download ang lahat naming mga kaibigan sa mga videong ito upang sa kanilang mga puso patuloy nilang pag-aralan. Salamat Ama sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.